Hey guys, welcome back to my channel, and this is the fifth episode of our Minecraft Let's Play. It's been a while since my last upload kasi naging busy sa school and it's my exam week nung mga nakaraan. So for this episode, nasimulan ko na yung permanent house namin, though hindi pa siya tapos. So here it is. May konti na akong nasimulan sa bahay, pero ito yung magiging shape ng bahay natin. And yung ginamit kong palette is andesite, quartz, stained glass, and I think gagamit din ako ng stone brick para sa flooring niya. So ayan, ganyan siya, and hindi ko pa nadadagdagan dito sa kabilang side. And pupunta ako ng Nether ngayon para manguha pa ng quartz. So baka fast forward ko na lang din yun or magkaroon ng time lapse. And we are back at our base. So ito yung mga nakuha namin. Kasama na rin dito yung mga nakuha ni Nelmi. And kasama ko pala siya kaninang nanguha. Kasi kailangan ng marami-raming quartz. So here's another time lapse of pag-proportion pick ko ng mga quartz na nakuha namin. So, ganito karami yung nakuha natin doon. Hindi ko alam kung enough na to, pero manguha na lang ako kung sakaling hindi. And let's convert it. So, ayan. Pag kinonvert mo na siya sa block, ganyan siya karami. So, natapos ko na yung labas ng bahay natin and papakita ko na siya sa inyo ngayon. So, here it is. Akyat muna tayo para makita yung overview sa harap. So, ayan. Ganyan yung itsura niya. So, let me know kung okay lang ba siya. Ayan. So, ayan. Sa may window, nilagyan ko lang ng mga details para hindi siya magmukhang flat. So, nilagyan ko ng slabs and brick wall, tsaka andesite stairs. Yan. And naglagay din ako ng glowstone and glass para na rin nilagyan ng design. And para sa lighting natin. So, ayan yung itsura niya. Sa harap, sa gilid. Yan. Almost identical naman sila. So, ganyan din. Pare-paras lang sila ng itsura. Dito sa likod lang yung naiba. Kasi hindi ko nilagyan lahat ng glass window. And ito yung kabilang gilid. So, ayan. So, pasok tayo sa loob. Pero wala pa siyang mga design. And wala pa akong pinto dito. Haka ko na siya lalagyan. So, ayan. Naglagay ako ng stairs doon.
And ito yung space natin dito. Probably maglagay ako dyan ng parang kitchen or living area. Then, akyat tayo sa stairs. So, ayan, nilagyan ko lang ng glass and slabs din yung stairs natin. So, dito na yung taas, second floor. Hanggang second floor lang siya. Kasi gagawa tayo ng underground. So, ayan. Doon yung mga magiging bedroom. And nagawa din ako ng parang porch or parang terrace sa taas. Ayan. Para mayroon tayong kunwaring overlooking dyan. So, baba na tayo. Papakita ko na sa inyo yung magiging underground natin. So, ayan. Nagawa lang din ako ng elevator pataas and pababa gamit SoSand and Magma Black. So, ayan. Baba na tayo. So, ayan. Simple lang yung ginawa kong design sa magiging pathway. And, ayan. Dito sa space na to, dyan yung mga ibang rooms natin. Ayan. So, ito. Naisip ko lang or nakita ko lang to sa YouTube and na-inspire ako. So, ginawa ko din siya dito. Since merong parang lake sa harap. So, ayan. And, nilagay ko din yung conduit namin doon para pwedeng mag-swim-swim kunwari dyan sa labas. So, ayan. So, dito, may nilagay akong parang tunnel pababa sa tubig. Ayan. Para pwedeng merong pwedeng mag-enter and mag lumabas doon dito sa papunta rito sa tubig. So, ayan. Ang problem lang dito is yan, maraming drone. Kahit na meron ng conduit, marami pa rin drone. Hindi niya pa rin napapatay. So, ayan. Natay muna natin sila. So, ayan. I think pwede rin umabot yung conduit dun sa ibang part ng tubig. Malapit dito sa amin. So, convenient din siya. So, ayan na yung bahay. Yan pa lang yung update niya. So, update ko na lang ulit kayo pag nalagay na ako ng mga designs. And kung ano pang ilalagay ko dyan. Pero baka dun lang sa mismong loob muna ng bahay sa taas and wala pa dun sa underground. Kasama ko ngayon si Nelmi kasi pupunta kami sa jungle forest kasi kailangan ko ng cocoa para makagawa ng brown carpet para sa bahay. And yung jungle forest pala is nahanap namin through sa internet yung sa may biome finder kasi nag-explore na kami pero hindi kami makahanap. So, nag-seek na kami ng help sa Google. So, ayan. Pero, naggawa ko ng tunnel sa Nether papunta dun. Kasi, yung coordinates niya is negative 7,800. Then, positive 7,300. So, malayo siyang i-travel pag sa overworld. So, nag-dig muna ako ng tunnel dito. Kasi, mas konti yung ita-travel. Though, matagal ding mag-dig, pero mas convenient din to. Ayan, so, dito tayo. So, i-fast forward ko na lang to and i-meet ko na lang ulit kayo dun sa paglalagyan namin ng portal palabas ng Nether. So, nandito na kami sa end ng tunnel at sa paglalagyan namin ng portal. So, i-clear lang natin tong ibang Nether rocks. Ayan. Then, yan, lagay na natin yung obsidian. Clear pa natin to. Ay, may lava. Huh? Yan, muntik na yon. So, yan. Lagyan natin ng yung last 3 obsidian sa gilid. And, let's light it up. Yan. So, tingnan natin kung saan tayo i-spawn ng portal. Oh, nasa cave tayo. So, kailangan nating mag-dig pataas. And, ayan. So, ayan. After digging, dito na kami sa ground. And, it is a jungle forest. So, buti na lang. Kasi hindi ko pa siya tinetest. So, ito yung first time namin i-test yun. And, di ko alam kung jungle ba talaga. So, ayan. Jungle nga siya. So, ang kukunin lang namin dito is, yun nga, yung cocoa beans, yung
nakakuha din kami ng bamboo kasi magiging useful yun in the future, lalo na sa pagbibuild ng mga iba pang structures. So, ayan. And maybe some parrots na rin kung makakita kami. And pag may nakita kong panda, papakita ko din sa inyo. So, ayan. Let's continue our adventure. At nakakita na nga tayo ng mga panda and dalawa sila. So, let's feed them bamboos. Yan. Pandas are one of my favorite animals in Minecraft. Kasi tinan nyo naman, ang cute-cute nila, diba? So, ayan, tinan mo. Ang cute nila kumain. So, ayan. Though, hindi natin muna sila mauuwi. Kasi mahirap and malayo to. So, next time na lang kung may chance. Oh, and merong malapit na jungle temple. So, let's raid the jungle temple. So, maybe, ano na lang din to. Time-lapse na lang din siya. We have found a bamboo forest. So, kuha na lang ako ng mga ilang stocks. Then, babalik na tayo dun sa portal. So, I found and tamed this cute green parrot. So, iuuwi natin siya. And, pangalanan natin siya pagbalik sa base. And we are back at our base. So, papakita ko sa inyo nakuha namin. So, nakakuha ko ng almost 3 stacks ng bamboo. And yun nga, yung parrot natin na green and yung cocoa beans natin. So, as promised, papangalanan natin ngayon yung parrot natin na nakuha. And hanapin ko lang yung name tag ko kasi hindi ko alam kung saan ko siya nilagay. Wala din siya dito sa ender chest natin. So, hanapin pa natin siya doon sa iba nating chest. Makalat pa tayo ngayon. Sorry, guys. Pero pag may permanent house na, ayusin ko to. Promise. So, nasa na ba yun? Let's see. So, ayun. May dalawa pa tayo. So, ayan. Papangalan na natin siya. So, ang ipapangalan ko sa kanya is si Zini. So, sa mga nakakaalam dyan, fandom name siya ng NCT, and yes, I'm an NCTzen or a Zini. Let's name our parrot that, kasi green siya. Oops, pause muna natin siya kasi I just realized mali pala yung nalagay kong spelling. So, dapat C-Z-E pala yun. So, papalitan ko na lang siya. Let's continue. Ayan, ibibigay na natin sa kanya yung name tag. So, pababain lang natin siya. So, ayan. Yan na si Seasony. Yan. So, shout out sa mga Seasonies dyan. Comment lang kayo. So, ayan. Kanin na natin siya. Ilipat natin siya dun sa bahay natin. Dun sa under construction na bahay. So, natapos ko na yung interior ng bahay. And here's a montage of the outside and inside of the house.
I think medyo magulo pa yung montage ko since it's my first time trying it. So, next time, I will try to make it better. Pero that's the end of our 5th episode. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!